Medicine, mula sa pinagsama-salita ng internet at citizen. Isa lamang ito sa mga katagang na-invento sa mundo ng social media. Pero katulad ng pagiging isang citizen sa isang bansa, ito rin ay may kaakibat na tungkulin ang pagiging isang responsable netizen. Isa ito sa masasabi nating kabilang sa napapanahong isyu ngayon. Kaya naman, tatalakayin ng ating tagapagsalita ngayong araw na ito ang paksa na pinamagatang Think Before You Click, the Responsible Use of Social Media. Isang karangalan na ipakilala sa inyo si Ginoong Jonathan David R. Gubilla, ang ating tagapagsalita ngayon. Siya ay kasalukuyang Prefect of Discipline ng St. Jude Catholic School. Siya rin ay kasalukuyang kumukuha ng Master's Degree, Major in Educational Management sa National Teachers College at may units din ng Master's Degree, Major in Religious and Values Education na merong specialization in Formative Counseling or Spiritual Direction sa De La Salle University, Manila. Kaya't ano pang humihintay niyo, mga ka-netizen? Halika, manood at matuto. Magandang araw po mga Talanians. Ako po si Ginoong Jonathan Gubilla, ang kasalukuyang Prefect of Discipline ng St. Jude Catholic School. At nagpapasalamat po ako sa pag-imbita po sa akin sa pamunuan po ng Tala High School kay Ma'am Feliciano, ang principal po, si Ma'am Cortez, ang coordinator ng Brigada Eskwela, at si Ginang Loren Ibanez po, ang focal person ng senior high school ng inyong paaralan. Hayaan niyo po akong magbigay ng unting kaalaman po para po maging maayos at matiwasay po ang paparating na taong pampaaralan po, ang parating na school year 2020-2021. Alam ko po na marami po tayong pinagdaraanan ngayon, pandemya at ang mga kawing-kawing na alalahanin sa buhay po ang ating pinagkakakitaan, ang ating mga negosyo po, ang ating kalusugan at maging ang pag-aaral ng ating mga estudyante at ating mga anak. Pero gayunpaman po, hindi po tayo dapat tumigil sa pagiging mabuting mamamayan, hindi po dapat tayo tumigil sa pagiging mabuting magulang at guro sa ating mga anak, sa ating mga mag-aaral po. Kaya naman po, itong topic ko po ngayon, Think Before You Click, Responsible Use of Social Media. Alam niyo naman po ngayon na dahil hindi po tayo makakapag-klase physically, kaya naman po naghahanda po ang mga guro, maging din po mga magulang para sa online classes po. Kung ano man po ang magiging mukha ng paaralan po ngayong taon, ay masusubukan po ang ating pasensya, ang ating kagalingan sa paggamit ng teknolohiya, at maging din po sa paggamit ng social media dahil ito po ang magiging isa sa mga paraan upang makapag-usap-usap po tayo, makapag-communicate po, at ito rin po ay makakatulong para mapagpabuti pa po ang ating kaalaman sa iba't ibang bagay. Pero gayon pa man po, dapat po ay alam po natin kung paano natin gamitin ito ng maayos at matiwasay. Kaya po, kung may kita niyo po sa screen ngayon, baka ito na po ang itsura ng mga bahay po natin ngayon. This is how our households would look like so far po. Nagtatrabaho po ang mga magulang, sabay-sabay po, nag-aaral po yung mga anak, inaalagaan po yung mga anak. Baka po iba-iba po yung level ng mga anak po natin. May nag-aaral, may hindi pa po nag-aaral. Meron pa pong mga anak sa natin na masyadong bata pa po. Kaya hindi po madali itong pinagdaraanan po natin at pagdaraanan po natin. Kaya ito lang ba ay
new normal? Ito po ba ay the new now? Dati naman po, mga magulang naman po talaga ang nagtuturo sa mga anak. Hanggang ngayon po, dapat ang mga magulang pa rin po ang pangunahing guro ng mga anak. At ang mga guro po na sa mga paaralan ay katuwang po, katulong. Kaya po yung mga katulong po natin sa bahay, house helps po, ay yun po ang tawag natin, katulong, katuwang po. Pero gagawa pa rin po tayo ng ating gawain sa bahay po. Hayaan niyo po akong magpakilala. Allow me to introduce a new term. Baka hindi niyo pa po ito naririnig o hindi ko pa po ito nakikita kung saan man. Madalas ito pong dalawang terms ang nakikita po natin. Ito po. Isa sa mga paborito ko pong kwento ito. Pliant like the bamboo ni Malyari po. Ito po. Yung mango tree. Ang bamboo grass po. Nagtatalo po sila kung sino ang mas matatag. Kaya naman po, para malaman kung sino nga po, hiningi nila ang tulong ng hangin para magkaalaman na kung sino ang mas matatag po, ang mango tree o ang bamboo grass. Nung humangin po yung mango tree, syempre po, matibay. Malalim po yung ugat. Pero nung lumakas ang hangin po, kalaunan po ay natanggal po ang kanyang pagkakakabit sa lupa. Yung bamboo tree naman po, imbis na kalabanin ng hangin, alam naman po niya na hindi siya ganun katibay tulad ng mango tree, ay bumali po siya. The bamboo bent, swayed, went with the wind po. Kaya naman po, sa panahon ngayon, mapasok po tayo sa tinatawag nating bamboo era. We need to adapt. Yung mga dati po nating nakagawian, dapat po mabago, dapat po madagdagan, o dapat po mahubog ng maayos po para ito ay magamit po ng matiwasay, lalo na sa panahon ngayon. Kaya kung makikita niyo po, ito po yung mga katangian ng mango tree, ng bamboo grass po. Mango tree, robust, unwavering. Ang bamboo grass naman po, flexible, adaptable. Kaya naman po, dapat tayo maging katulad ng isang bamboo grass. Adaptable, flexible po. Sasabay po tayo sa panahon. Dahil kung hindi po tayo sumabay, papag-iiwanan po tayo. At sa kahit anong bagay naman po, mahirap o delikado po ang napag-iiwanan ng panahon po. Being stagnant is a very dangerous thing po. Tandaan po natin yun. Pag hindi po tayo nakasabay, maiiwan po tayo. Pero hindi po natin kakalimutan ang katangian ng mango tree na matatag, na may paninindigan po. Pero dapat hinahaluan po natin ng dalawa, ng mango tree at ng bamboo grass po. Kaya naman po kung gagamitin natin yung analogy ng kwentong mango tree at bamboo grass, ito po yun. Kung ang mango tree po ay ihalin tulad natin sa print media, yung nakagisnan po ng mga naunang henerasyon po, siguro po yung mga baby boomers, o maging sa millennials po, may nakaabot naman po nun, print media, newspapers, magazines, at kung ano-ano man po. Ngayon po, lilipat na po tayo, o lumipat na po tayo sa social media. At ngayon po, sa konteksto ng paaralan, ito po, dati physical schooling lang po ang nagiging pangunahing paraan para makapag-aral ang mga estudyante, mga mag-aaral po. Pero ngayon po, niyayakap na po natin ang blended schooling. Pwede pong online, pwede pong sabay-sabay o tinatawag nating synchronous
or asynchronous, yung hindi po sabay-sabay, gumagamit po ng modules, modular approach po. Pero hahayaan ko na po yung mga ibang webinars na magtumalakay sa paksa na yun dahil madami naman po sa YouTube, sa Facebook po ng mga libre o kahit may bayad po. So, ito po yun. Hindi po natin kakalimutan yung pagiging isang mango tree. Pero, dapat maging katulad tayo ng bamboo grass na sumasabay. Adaptable po tayo. Pero, isa po ang hindi nawawala. One is constant po. And that is discipline. So, nakikita niyo po kung baka may nakaabot po sa inyo ng ganitong paraan ng pagdidisiplina o baka po may mga magulang pa po na nagdidisiplina ng ganito sa mga anak niyo po. Pero po sa mga guro, sana po wala po dahil hindi po tayo pwedeng magpataw ng corporal punishment. Corporal, ibig sabihin po, katawan. Na hindi po tayo pwedeng manakit. O hindi po tayo pwedeng manakit ng mag-aaral o estudyante dahil sa disiplina. Mga magulang po ay in essence po, pwede pa po. Pero ang konteksto po nito, kung nababasa niyo po, ito po ay isang desisyon ng Korte Suprema po. Dapat po nag-uugat sa disiplina po. Ang dahilan niyo po ay disiplina. Pero kung sobra-sobra na po ang pagdidisiplina niyo po sa mga anak ninyo, ay baka hindi na po ito disiplina. Baka po ito ay abuso na po, child abuse. At may batas na po na nagpoprotekta sa mga bata po patungkol sa child abuse po. Kaya dapat po ang disiplina po natin ay naaayon po kung ano po yung nagawa ng anak. At maigi po ay haluan po natin ng pag-unawa at pagpasensya po sa mga anak dahil tayo po mga magulang ay mas nakakatanda, mas nakakaintindi po sa kanila. Kaya ano po ba yung rights and duties of parents po? Ito po, nakasaad po sa Child and Youth Welfare Code or Presidential Decree number 603. Parents have the right to discipline the child as may be necessary for the formation of the child's good character and may therefore require from the child obedience to just and reasonable rules, suggestions, and admonitions. So, ito po dapat katuwang po. Susunod po yung bata, pero po yung mga iginigiit po nating mga patakaran sa bahay po, yung mga suwestiyon, yung mga pagsuway po ay naayon at reasonable po talaga. Kaya magkatuwang po yung dalawang yan. Ito pa po, galing sa family code po, to provide them with moral and spiritual guidance, inculcate in them honesty, integrity, self-discipline, stimulate their interest in civic affairs. So may duty po tayo bilang mga magulang po na gawing mga responsabling mamamayan ng ating mga anak po, ating mga mag-aaral po, na we emphasize honesty, integrity, and self-discipline. Dahil ito naman po yung gusto natin sa ating mga anak po eh, eventually po, self-discipline na kahit wala na po tayo, kaya na po nila at alam na po nila kung ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin po. Ito pa po, galing din sa family code, to furnish them with good and wholesome educational materials, supervise their activities, recreation, and association with others, protect them from bad company, and prevent them from acquiring habits detrimental to their health, studies, and morals. So, may duty po tayo bilang magulang po na nga po, papag-aralin po ang mga anak at tingnan po, ito po yung word, supervise, activities, recreation, and association po. Hindi po tayo masyadong mangingialam po dahil syempre gusto rin po natin bigyan ng pagkakataon ng ating mga anak na matuto po sa kanilang sariling paraan po. Pero nandiyan po tayo bilang gabay.
protect them from bad company. Huwag po nating hayaan na ating mga anak ay mapasama po sa mga grupo na hindi po naayon sa gusto natin na mga magagandang asal o hindi po naayon sa kagustuhan ng paaralan po na mga core values at ang mga kaugalian po na nakaapekto po sa kalusugan, sa pag-aaral at sa tamang asal po. Dapat pinagbubuti po natin ang ating pagbantay, pag-aruga at paggabay po sa ating mga anak dahil nakasaad po ito sa batas, sa family code po. Hayaan niyo pong i-play ko po itong short clip na po ito. Galing po ito kay Father Jerry Orbos, SVD po, na may maganda po siyang mensahe para sa mga magulang po. By the way, parents, you grow up with your child. Nung bata sila, you're the controller. You're go ahead. That's cool. They grow up, you also grow up. You become a coach. Coach ka na lang. Okay? They grow up, you grow up also, you become a consultant. If you stay remain as a controller, 30 years old, 40 years old, things go bad. So yun po, narinig niyo po kay Father Orbos po ang 3 C's of parenting po. Controller, coach, and consultant. Habang lumalaki po ang ating mga anak, eh dapat po lumalaki din po tayo, nagmamature po tayo bilang mga magulang. So controller po, syempre pagbata pa po sila, yung infancy, toddler stage po, syempre controller po tayo dahil hindi pa po buo ang kanilang mga decision-making skills po. So, habang lumalaki po sila, nag-aaral, nasa elementary po sila, high school, nagiging coach po tayo. Nandun pa rin po tayo gumagabay po. Pero, niluluwagan po natin onte yung ating paggabay po dahil hindi po sila matututo mag-isa. Gusto po natin, syempre, discovery. Hayaan po natin silang malaman nila kung ano po yung maganda, hindi maganda. At eventually po, pag tumutong na sila ng college or nakatapagtapos na po sila, excuse me po, graduate na po sila, nakagtatrabaho na po sila, ito po ay consultant na po tayo. Mahal naman po ang ating ginastos sa ating mga anak. Kaya po, consultant na po ang ating posisyon pag tanda po nila sa mga business firms po, sa mga business organizations. Mahal po ang bayad sa consultancy po. Pero ito po, baliktad po tayo dahil po ang mga magulang ay may responsibilidad upang alagaan ang ating mga anak. Tayo po ang gumagastos o gumastos ng malaki po para sa ating mga anak. Kaya po, paglaki po nila, ang role po natin sa buhay nila ay isang consultant po. Dapat paglaki po nila, alam na nila ang kanilang gagawin, kaya na nilang tumayo sa kanilang dalawang paa. Pero kung may mga pagkakataon, nahihingi po sila ng gabay o payo bilang mga magulang po, nandiyan po tayo. Pero hindi na po tayo manghihimasok masyado sa kanilang mga buhay. Lalo na po kung may sarili na po silang pamilya, may sarili na po silang anak. Dahil magiging vicious cycle lang po ito. Paulit-ulit na lang po. Dahil ito po yung ginawa ng magulang ko, ito rin yung gagawin ko sa anak ko. Dapat po maputol po yun. Eventually po, putulin po natin yung mga hindi magandang gawain po ng ating mga naunang henerasyon para mapagpabuti po natin ating mga gawain sa ating mga pamilya, sa ating mga anak po. By the way, parents, you grow up with... So, dagdagan ko po yung 3 C's ni Father Jerry po. Ito po, 4 C's of parental discipline. So, sa aking karanasan po bilang prefect, syempre po may mga pagkakataon po na may mga magulang, mga anak po na lumalapit po sa akin. Minsan po humihingi ng payo.
Pero sa totoo po eh, minsan mahirap po magbigay ng payo dahil ang mga anak ko po ay maliliit pa po. So kung ano man po yung nararanasan nila sa mga anak nila, ay ito po ay karanasan ko po bilang isang guro. Yun din po ang kagandahan ng isang guro at isang magulang po na kaya po nating magbigay ng payo kahit papaano po sa ating mga parent partners po sa paaralan po. So, unang-una po, communication. Importante po na nag-uusap po ang magkapamilya, ang mag-anak po, para po malinaw po ang kagustuhan ng isa't isa po. Kung ano po ba talaga yung sa loobin nila, para po hindi po magiging sarado o alangan po yung mga anak po natin sa atin po para sa paglaki po nila, kung may problema sila, kung may gusto silang sabihin, ay makakalapit po sila sa atin. Importante po ang communication. Sunod po, contract. Dapat may sense of contract po, may sense of obligation tayong tinuturo sa ating mga anak po na ito po, halimbawa, kapag ito po ginawa nyo, ito ginawa mo, ito ang kapalit. O kung hindi mo to ginawa, ito yung mangyayari. Kaya, ito po yung tinatawag po natin ding positive discipline po na kaakibat po ng communication. Dapat alam po nila na may consequence po for every action that we take. So, pangatlo po, consistency. Dapat po, ang ating galaw, ang ating kilos, ang ating mga pagdidisiplina sa ating mga anak at mga mag-aaral po ay dapat laging naaayon po sa mga nakaraan po natin mga desisyon o naaayon po sa kadahilanan po, just and reasonable po kung babalikan po natin yung family code po. Na naiintindihan po ng mga anak bakit po ganito ang decision po natin bilang magulang, bilang mga guro po. Para hindi lang po nararamdaman ng mga anak na o mga mag-aaral na eh pinapagalitan lang naman kami kasi galit siya or dahil wala lang, bad trip lang si mami, si daddy o si teacher, masama lang gising o hindi pa nakakain. Ito pong pagdisiplina po natin dapat ay naayon po sa dahilan. Siyempre po ang huli, ito po, kailangan po natin lahat ito ngayon, compassion, malasakit po. Na dahil po ito po yung nagawa nila, may mali po silang nagawa, eh wala na po tayong puso para i-balance po yung disiplina. Kailangan po magkaakibat po yun. Justice and compassion po. So, kung i-quote ko nga po, yung rigors of law will be tempered by compassion or by humane reasons po. Kaya naman po, ito po sana ang dapat manaig sa ating po lahat bilang magulang, bilang mga guro po. Communication, contract, consistency, and compassion. Tumungo po tayo sa teachers naman po, rights and duties of teachers. So, nakasaad po, medyo bigatan po natin, nasa constitution po mismo. Although, ang mga magulang po, nakasaad din po ang kanilang mga karapatan, ang kanilang mga tungkulin sa constitution, bigatan ko po onti sa mga guro po dahil ito po ay bilang bias ko po, bilang ako po isang guro at dapat mas mahigpit po dahil ang mga guro po ay mas nakakahalubilo ng ating mga anak. Kung ikukumpara po natin yung oras na itinutuon ng ating mga anak compared po sa bahay po. Mapa-physical man or online classes po. So they shall strengthen ethical and spiritual values, develop moral character and personal discipline.
So pareho lang po ang sinasabi sa constitution at sa family code po. Magkaakibat po ang guro at ang mga magulang po. Yun din po ang ituturo. Kung ano po yung tinuturo sa bahay, yun rin po ang ituturo sa paaralan. At sana po kung ano po yung napagyayabong sa paaralan ay nagagawa rin po sa bahay. Mabalik po ako sa forces, consistency po. Dapat po we should mirror each other as parents, as teachers po. The school, its administrators and teachers shall have special parental authority and responsibility. So, kung ito term po natin, in loco parentis po. So, may special parental authority ang teachers po over the minor while under their supervision, instruction, or custody. Authority and responsibility shall apply to all authorized activities whether inside or outside the premises of the school, entity, or institution. So, meron pong authority ang mga guro po na kahalintulad po sa mga magulang po. Hindi po lahat ng authority ay naibigay po sa mga guro. May specific parental authority na ibinigay ang batas, ang family code po sa mga guro at yung mga nag-aalaga para sa mga anak po. Siyempre, ang primary parental authority po ay nasa mga magulang po, yung mga biological or foster parents po, adoptive parents po. So, may mga pagkakataon po na ang eskwelahan po, ang mga teachers po, ay manghihimasok sa gawain ng mga mag-aaral kahit po nasa labas po sila ng eskwelahan. Pero ang general rule po, pag nasa labas ang mga mag-aaral, ito po ay pananagutan na po ng mga magulang o ng komunidad po, mga police, barangay officials po, kung sino man po yung nag-aalaga ng kapayapaan at siguridad po ng ating komunidad po. Pero ito po yung dalawang instances na binanggit po ng Korte Suprema sa isang kaso po na pwede manghimasok ang paaralan po sa mga kaugalian ng ating mga mag-aaral po, ating mga anak. In cases of violations of school policies or regulations occurring in connection with school-sponsored activity off campus, or in cases where the misconduct of the student involves his status as a student or affects the good name and reputation of the school. So, kapag po nahatak po ang eskwelahan po, ang pangalan at reputation po ng eskwelahan, ay pwede po manghimasok po ang mga administrators po para disiplinahin po ang mga mag-aaral po nila. Pero po kung ito po ay hindi po nakaapekto sa katayuan nila bilang isang mag-aaral, ay hinahayaan po ng paaralan na mag-alaga po ang mga magulang o hinahayaan po ng mag-aaral na o ng paaralan po na asikasuhin ito ng estado mismo o ng mga magulang. Mapunta po tayo sa Code of Ethics for Professional Teachers. Ito po ay bunga ng RA 7836 po or the Philippine Professionalization Act of 1994. So, mabanggit ko lang po yung ibang sections po dito. Article 11, the teacher as a person. Section 2, a teacher shall place premium upon self-discipline. So, nabanggit din po ito sa rights and duties of parents. So, mga teachers din po, we expect them to have self-discipline also as the primary principles of personal behavior in all relationships with others and in all situations. So, yun po, mataas po ang requirement or pagtingin ng batas sa mga guro dahil number one, professional po sila at number two ay
Humahalili po sila sa mga magulang po habang ang mga anak ay nasa eskwelahan po. Section 3, a teacher shall always maintain a dignified personality which could serve as a model worthy of emulation by learners, peers, and all others. So, dapat po role model po tayo bilang mga guro. Maging din po mga magulang, dapat magandang role model sa ating mga mag-aaral, sa ating mga anak. Dahil hindi po natin mapapasunod ang ating mga anak at ating mga mag-aaral kung tayo po mismo ay hindi sumusunod o hindi magandang ehemplo ng lipunan. Kaya po, hindi po dapat puro salita, dapat nakikita din po ng ating mga mag-aaral o ang ating mga anak sa gawa. So, mapunta na po tayo sa ating mismong topic. Importante po kasi na maitalakay ko po muna yung mga rights and duties ng parents, ng teachers po. Dahil tayo po ang gagabay sa ating mga mag-aaral, sa ating mga anak po sa paggamit ng social media. So una po, madalas po nangyayari po ito sa social media, sa Facebook, Twitter, o kung ano man pong social media apps po na available po ngayon. Itong grievances o mga hinaing sa paaralan o kung saan man po. Ito po dapat po sana ay may mga mechanisms po ang eskwelahan upang tumanggap ng reklamo o kung may mga hindi po kayong magandang karanasan sa eskwelahan po ay meron pong mga tao na nakatalaga po sa paaralan upang tumanggap nito. Hindi po maganda na sinisiwalat po natin ito sa social media dahil nakikita po ito ng lahat. At unlike po sa mga public officials po, ito po ay mga private institutions po. Kaya they enjoy privacy po in terms of their transactions, their meetings po or their processes po. Kaya po, importante po na kausapin po natin mismo ang mga tauhan po ng paaralan para po malinawan po tayo. Dahil po, ang ginagawa lang po natin sa social media ay gumagawa lang po tayo ng trial or criticism by publicity po. Ino-open lang po natin ating mga problema. Eh, sa totoo lang po, eh, parte ka rin po nung komunidad na yun eh. Kaya po, ang kasiraan ng komunidad na yun, eh, parte ka po ng kasiraan po ng komunidad po na yun. Ang academic community po. Kaya po, sana po, ay ito po ay iwasan po natin o wag na po natin gawin. Kung may mga avenues po, baka may mga messenger features po na tumatanggap po ang eskwelahan, doon po natin gawin. Wag po natin i-post publicly po. Kung ito po ay nakatuon lang po sa private entities po. Pero kung ito ay mga kadahilanan po na naapektuhan po ang publiko po talaga, ay pwede naman po para magkaroon po ng malawak na kaalaman po. Those that affect public interest po. Ito po. Ito naman po sa mga guro po. Sana po matuto po tayo sa mga balita po na ito o sa mga kaso po na ito na ang panahon po ngayon ay hindi lang po yung tinawag ko po kanina na bamboo era. Ngayon din po ay tinatawag din po nating resibo era. Lahat po may resibo. Pag may pinost ka, ayun na po yun. Minsan wala na pong bawian. Kaya po, mag-iisip po muna talaga tayo bago tayo mag-post online po. Dahil mabalik po tayo sa code of conduct po natin. Dapat ang ating action, whether physical or online, is model worthy po by emulation po. Dapat po
ay kapita-pitagan po ang ating gawain, lalo na po online. So, ito po yung dalawang kaso. Although ito pong isa, yung nag-post sa Twitter po tungkol sa ating Pangulo, ay questionable po ang paraan ng paghuli po. Criminally wise po ay questionable po. Pero po kung titingnan po natin administratively po, ay maaari po siyang dumaan sa paglilitis po at pwede po siyang matanggalan ng trabaho po o matanggalan ng lisensya po. Dahil tatandaan po natin, mas mababa po ang requirements o yung tinatawag po nating quantum of evidence. Kung narinig nyo na po yun, yung quanta of evidence po ay mas mababa po ang kinakailangan para maipatuloy po ang isang administrative case compared po sa criminal case po. Dahil ang criminal case po, kung narinig nyo na po, ay kailangan po ay proof beyond reasonable doubt na walang kaduda-duda na ginawa mo itong krimen na ito. Pero itong administratibo, ito po ay nangailangan lang po ng substantial proof o yung naiintindihan po ng utak o isip ng isang tao na mali ito at ito ay labag sa patakaran ng isang organisasyon, kaya po pwede po siyang makasuhan at pwedeng, sabi ko nga po, pwedeng matanggalan ng trabaho o ng lisensya po bilang isang guro o isang professional po. Halintulad din po ng isang picture na po ito na may sinabi po siyang hindi kagandahan sa ating senador po na si Risa Ontiveros po. Ito po ay nangyari po sa social media platforms po, Facebook, Twitter. Kaya po mag-iingat po tayo. Pag-isipan po muna natin kung ano po yung pinopost po natin online bago po tayo mag-type. Dahil hindi naman po nag-click ng post agad po ang Facebook o Twitter. Nabibigyan po tayo ng pagkakataon upang burahin ito. Kaya naman po, isip po muna. Isip once, twice, too many times po. Para hindi po tayo mahulog sa patibong ng social media na dahil po gusto mong sumikat o gusto mong magpakilala sa social media ay ang katumbas nito ay tinuturn po nila na pasikatin natin to, pasikatin natin tong tao na to either sa maganda o sa pangit po. Ito pa po. Usong-uso po ito, fake or misleading info. So, titingnan po natin, kilatisin po natin ng maayos o ng matiwasay po. Kung ang news or information po na nakikita po natin online ay tama po at accurate po. Titingnan po natin sino ang nagsabi, totoo ba yung tao na yan, nag-i-exist ba yung tao na yan, o kung may sapat na basihan ba yung sinasabi niya. Ito po, galing po sa Earthshaker po. Ang mga payo po nila sa fact-checking po or how to spot fake news po. Kung narinig nyo na po yung news triangulation po na titingnan po natin. Kasi kung triangle nga po, titingnan po natin. Ito po yung alam natin. Ito po yung alam nila. Ito po yung katotohanan. So, titingnan din po natin, ito po bang news na ito ay marami na po bang news outlets na nagsabi po nito. Kung meron po ay marahil o sa kalaunan po ay totoo po ito. Pero po, kailatisin po natin ng maayos ang impormasyon na nakukuha po natin online. So, ito pa po. Ito po ay isang kaso sa paaralan po sa Cebu. Hindi ko na po babanggitin masyado. Pero po tandaan po natin kung ano man po yung pinopost po natin online sa Facebook, Instagram, Twitter o kung ano man pong social media app po na meron tayo, dapat po ay
Pag-isipan nga po natin ng mabuti muna. Ito pong kaso na ito ay patungo po sa mga estudyante po na nag-post po ng mga pictures na hindi po kaya-aya. Sinabi po ng korte na hindi porket naka-set sa, kasi may settings po ang Facebook po eh, kung friends only, public, or selected friends. Kahit po nakaset po daw yan sa friends only po, ay hindi po kasiguraduhan ito ng privacy. Pwede po po itong lumabas. Ang sinabi din po ng korte, eh, ang pagkakataon lang po na hindi po ito lalabas, marahil ay kung nakaset lang po yung privacy niya sa only me, ikaw lang po ang makakita. Pero ano po bang silbi ng pagpo-post ng only me sa social media? Kaya nga po tinatawag na social media po. Kung ano man po yung ilagay nyo dyan, ay it has the potential for publication or for public consumption po talaga. Kaya mag-iingat po tayo sa ating mga pinupost po. Ito po. Ito po talaga ay malaking, isa sa mga malalaking concern po ng eskwelahan, sa mga mag-aaral po nila. Ito pong term na sexting. Ito po yung pagbibigay, paghihingi, o pag-exchange po ng mga words, audio, or video that are sexual in nature po. Kadalasan po nangyayari, si partner, kung babae, lalaki man po ito, o kung ano man po yung kasarian, humihingi po ng hubad na picture po, o worse po, eh, video, o kung nagtatalik man po sila, ay binibidyohan po. Kung alam man po o hindi alam ng partner po nila, ay sa kalaunan po, pag hindi na po sila magkasintahan, ay bina-blackmail po yung isang partner na ikakala niyo po ito. At syempre po, mapapahiya po, o the partner will be placed in embarrassment or continuous harassment from other people po. Pero meron naman po mga batas na nagpo-protekta po. Ang RA 9995 or Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, o ang Republic Act 7610, o ang Anti-Child Abuse Law. So, sana po, payuhan po natin ating mga anak po, ating mga mag-aaral, na respetuhin po nila ang kanilang mga kaibigan, o kung may romantic partners po sila, pag-aalalahanan natin po, let us remind them that there are boundaries po in relationships. Kahit naman po mag-asawa po, dapat sana po hindi po nagpapalitan mga ganitong klaseng content po, audio or video po. Kasi po, hindi po nakakasiguro yung partner niyo po kung sino man po yung kumuha ng audio o video na yun, or yung picture man po niya, na magiging private po yan. Paano kung nawala yung device o nawala po yung computer? Na-hack po or kung ano man po yung nangyari, lalabas po ito. At kung may masama pong intention yung nakakuha o naka-hack po ng device, lalabas po ito. Pero po, hindi po yun dahilan para gawin ang ganong klaseng krimen po. At ito nga po yung dalawang protection po na nakatoon para sa mga babae o sa mga partners po, o maging po sa ating mga anak po at sa ating mga mag-aaral po. Umapunta po tayo sa social media use. Sa Pilipinas po, ang population po natin, 108 million. Mobile phone connections po, it's placed at 173 million. So, mas madami pa po. Halit lang po, inom lang po ako. Mas madami pa po ang mobile phone connections po
kumpara sa population po natin. Malalaman po natin mamaya kung bakit. Ang internet users po at ang active social media users ay 73 million po. By age group po, ang malaki po, syempre, nakikita po natin, 13 and below, 74%, 18 and above, 64%. So, sa total po ng 108 million po, ang population 16, age 16 to 64 po, ay is at 62%. So, device ownership po, pinakmarami po ay mobile phones at 94% po. So, daily time spent with media. So, at an average po, internet use po is at 9 hours. Social media po, 3 hours. Television at 3 hours. Music po at 2 hours. At gaming po at 1 hour. Average po yun. At ang social media overview po sa study or sa statistics po na ginawa po ng organization na We Are Social at Hootsuite po. Ito po, total number of active social media users, nasabi na po 73 million po. So, ito po ang ating mga behaviors po online. So, frequency po, ano po ba ang ginagawa natin sa Facebook since ito po ang pinakamataas na percentage po na social media na ginagamit natin bilang mga Pinoy po. So, ito po yung ginagawa natin sa Facebook. Kung titingnan po natin yung YouTube, ano po ba yung pinakamataas na search query po? Number 1 is movie, number 2 songs, number 3 kadenang ginto. So, lalabas po ang ating mga viewing habits po online, mga top viewing queries po. So, may kritisismo ba kung ano ba pinapanood mo, kapuro sabihin natin, puro kababawan lang po ba yung pinapanood natin o puro seryosong palabas po? Wala, sa akin po kasi walang mababaw, walang husgahan po kung ano po yung gusto natin. Lahat po ito ay nakabuti. Kung ito pong pinapanood natin ay nakaka-uplift po o nakabuti ng ating pakiramdam, ay hayaan po natin. Basta po ang pinapanood po natin ay hindi po ito magiging dahilan upang gumawa tayo ng hindi maganda sa lipunan po. So, ano ba ang katuwaan ng mga kabataan po ngayon sa social media? Isa po ito, memes po. So, ito po yung mga halimbawa po ng memes na lumalabas po. Pumili po ako yung mga related po sa school. Ito po, naranasan mo na bang mag-guidance? So, ito po, gusto ko lang po linawin. Yung trabaho po kasi ng guidance counselor, ibang-iba po sa trabaho ko po bilang prefect of discipline. Although magkaakibat po kami, ang guidance counselor po sana sa lahat po ng paaralan ay ito po ay malalapitan ng mga mag-aaral upang ilabas po nila ang kanilang saloobin, ang kanilang mga nararamdaman. At lalo-lalo na po tutulungan po ng guidance counselor yung mga nakaranas ng pang-aapi o yung mga madalas po na gumagawa ng hindi maganda sa kanilang mga kaklase po para ma-process po kung ano ba talagang nangyayari, ano po ba yung iniisip ng mga bata na ito. At sa opisina ko po naman po ay kami, ako po ay in charge po o responsable po sa pagbigay ng mga karampatang sanctions po o sa pagsuway sa mga bata na kung ano po yung dapat at hindi dapat nilang gawin. Magkaiba po yung dimension namin ng guidance counselor at prefect of discipline po. So ito po po. Mga halimbawa po, ito po yung katuwaan po nila. Huwag po natin sana sabihin na kababawan po ito. Ito po yung kaparaanan nila upang ma-express po nila ang kanilang sarili. Kaya naman po, hayaan po natin sila. Let
as parents or teachers po, let us immerse in their world po. Para maintindihan po natin sila, saan po ba sila nang gagaling po? Ano po ba yung pinanggagalingan nila? Kasi po, iba po talaga yung paraan nila ng pag-express ng sarili nila sa paraan ng pag-express po natin. Pero isa lang po ang importante po. Dapat po, kung anuman po yung paraan, dapat hindi po ito against o hindi po ito salungat sa magandang asal o magandang kaparaanan na dapat natin iniyabong sa ating mga anak po at sa ating mga mag-aaral po. We should always be there for our children, for our students po, so that at the end of the day, we will be able to do what is right and do right by them po. So, ito pa po. Ito po yung mga kaparaanan nila para ilabas nila ang kanilang mga saloobin po. So, it brings out their creativity po in them po. Kaya wag po natin sabihin na, oy, bawal yan, wag yan. Tingnan po muna natin, ano po ba yung nagiging source po nito. So, ito po lang po, para magabayan lang po tayo. Ano po ba natin sinasabi na ito po ay nakapaloob po sa free speech or expression po? Siyempre po, nakapaloob po sa ating Bill of Rights sa Philippine Constitution po na we have the right to express ourselves, to say what we want. Pero po, hindi po ito absolute. Freedom is not absolute po. Siyempre, meron po tayong katungkulan. So, ito po, Tinker Test, Fraser Test, Hazelwood Test po. Yung Tinker Test po, kasi po, ito po lahat po, ito sa nanggaling po sa Amerika po, sa USA. Ito po yung mga resulta po ng mga kaso po na napagdesisyonan ng Korte Suprema po nila doon. At ito pong Tinker Test ay nagsasabi po na students do not shed their constitutional rights when they go inside the school. Kasi po yung may estudyante po na nagsuot ng armband po, na nagpo-protesta po siya laban sa Vietnam War. Matagal na po itong mga kaso na ito. Hindi po nawawala ang karapatan na magsalita ng mga mag-aaral kahit nasa loob po sila ng eskwelahan. Kung naaayon po ito sa karapatan po nila at wala po silang nalalabag na alituntunin ng eskwela na hindi po dapat silang pigilan. Dapat tulungan po natin sila na mailabas po nilang kanilang saloobin. Kung babalik po tayo dun sa provision po ng family code, dapat tutulungan po natin ating mga anak na mamulat po sa civic consciousness po. Ito naman pong Fraser Test ay kabaliktaran po ng Tinker Test. Ginamit po nila yung desisyon na ginawa sa Tinker Test po na sinasabi na pwede naman naming ilabas ang aming mga saloobin, ang aming mga kuro-kuro. Pero ang sinabi ng korte, tulad po ng sinabi ko, hindi po ito absolute. Kung ito po ay lumalabag na po sa alituntunin ng paaralan, halimbawa po sa Fraser Test na ito ay sa kaso po na ito ay gumagamit na po siya ng hindi magagandang salita po, ay pwede na po siyang pigilan ng paaralan at bigyan po ng karampatang disiplina. At ito naman pong Hazelwood Test po, ito naman po ay patungo po sa mga naililimbag sa periodiko ng paaralan o mga sa ngayon po, mga online publications po, ay may karapatan po ang eskwelahan o paaralan para pigilan o kontrolin kung ano man po yung lalabas at hindi lalabas po sa kanilang mga publications po. Dahil ito po, tulad nga po ng sinabi ko kanina dun sa isang desisyon ng Supreme Court sa Pilipinas po, pwede po manghimasok ang paaralan
kung itong mga behavior or mga actions po ng estudyante ay makaka-apekto na po sa good name and reputation of the school po. At ito po ay magiging salungat po sa core values o yung mga gustong maituro ng eskwelahan po sa kanila at ang mga core values na ipinayayabong ng paaralan po. Tatandaan po natin lagi po may dalawa po, rights and duties po. Hindi po pwedeng puro rights lang po, hindi po pwedeng duties. Kaya nga po sa kasal, for better or worse, for sickness and in health. So yun po, hindi po pwedeng puro masaya lang. Siyempre may kaakibat pong hirap po. So rights and duties po. Tatandaan po natin sa paggamit po natin sa social media, may karapatan po tayo pero may katungkulan po tayo. May karapatan po tayong gumamit nito pero may katungkulan po tayong gamitin ito sa tama at sa tamang paraan po. Tatandaan po natin na dapat manaig po sa atin ang respeto, ang pagmamahal, ang kortesiya po, ang pagdadamayan po, ang pagiging kind po sa isa't isang. Tutunan po natin maging tactful po, paano po natin sabihin ang ating mga saloobin po, lalo na po online. At syempre po, sana po ito ay nakatutulong sa lipunan po natin. Marami na po tayong naririnig, napapanood, nababasa online po na minsan po hindi na rin po maganda sa ating mental health po. Sana po ay pagtuunan po natin ng pansin na lalo na po sa panahon ngayon, dapat po ang ating mga inilalabas po, ang ating mga pinapanood po, ang ating mga sinasabi po online ay ito po ay reflection ng ating sarili po. Hindi po dahil ganito po yung ibang tao sa atin ay dapat gantihan natin ng ganito din po. Sinasabi ko po lagi sa aking mga mag-aaral po, sa aming mga mag-aaral sa St. Jude po, na how you behave doesn't depend on how the other person acts, but how you behave is a reflection of who you are as a person. So, sino po ba tayo bilang Pilipino po? Bilang mga magulang, bilang mga guro? Sana po ay baguhin po natin ang ating pamamaraan ng paggamit po ng social media. Tumungo po tayo sa Q&A po. Unang tanong po, madalas ko pong makita sa FB yung mga nag-re-repost ng mga post tapos nilalagyan ng hashtag CTTO. Tama po ba yon? Hindi po. Ito pong hashtag CTTO, credits to the owner, or copy-paste po, ay nawawala po yung konteksto ng mismong post po. At hindi po nabibigyan ng tamang credit po yung original author po ng post na yon online. Kaya po mas maigi po na i-share nyo po yung buong post kasama po yung inilagay po na comment po o yung caption po. At maigi rin po ilagay niyo po yung link mismo ng original post po kung nais niyo pong i-share ito. Malalaman niyo naman po kung pwedeng i-share po dahil naka-enable po yung share button sa ilalim po. Kung nakalagay lang po na yung icon po sa baba ay messenger send lang po, ibig sabihin ay nakalimita lang po ito sa mga kakilala niya po o yung mga friends lang niya po online. Kaya maigi rin po na minsan sabihan po natin yung mismong author ng post kung pwede i-share po ito. Lalo na po kung makikita natin sa ilalim na hindi po naka-enable yung share button sa baba. Pangalawa po, paano namin matutulungan ang mga magulang sa pagdisiplina ng kanilang anak sa tahanan? Una po, online presence po. Kung sa eskwelahan po ay
nagra-rounds po ang mga guro. Ako po mismo gumagawa po ng rounds monitoring po. Online po, dapat malaman ng mga anak, ng mga mag-aaral po, na ang mga guro po nila ay may online presence din po. Alam po nila na active kayo, na pwedeng minsan po ay makita po nila yung mga posts nyo at pwedeng madisiplina, lalo na po kung ito ay nakaapekto sa katayuan nila bilang mag-aaral po. At pangalawa po, maging magandang halimbawa po tayo, lalo na po online, maging magandang halimbawa po tayo yung sa mga pinopost po natin, yung mga sinishare po natin, yung mga binibigyan po natin ng reaction online po. Ano po ang limitasyon ng mga guro sa pagpo-post ng kanilang personal na opinions FB at pagiging bahagi ng isang institusyon gaya ng DepEd? Hindi naman po ibig sabihin na nasa gobyerno po kayo ay hindi na po kayo makakapaglabas ng inyong saloobin po. Pwede po. Ang hindi lang po pinapayagan po ay kumiling po kayo sa isang politiko or public official po na pinopromote niyo po siya, lalo na po sa panahon ng election po. Yun po ang hindi pwede. Pero po kung maglalabas po kayo ng saloobin, ng mga grievances po, eh pwede po ito. Hindi po ito nawawala. Hindi rin po nawawala ang inyong karapatan bilang mamamayan po. Hindi po kayo exempted sa Bill of Rights po. Kaya lahat po tayo, as long as we know how to post responsibly in the manner that is appropriate po, eh pwede naman po ito. At sana po, issue-based po tayo. Huwag po tayong mahulog sa patibong na kinukutya na po natin o sinisiraan na po natin yung pagkatao nung kung sino man po yung inireklamo po natin o yung institusyon. Doon po tayo sa issue mismo para hindi po tayo magkaroon ng mga fallacies po, mga false or misleading arguments po. Ano ang magandang payo sa mga mag-aaral na aktibong gumagamit ng mga social media sites para i-voice out ang kanilang opinion? Sana po, yung mga mag-aaral na active po online, ay magkaroon po ng informed opinion po na may basihan po yung kanilang opinion. At syempre po, sana yung language o yung pamamaraan nila ng paglabas nila ng opinion nila online ay magalang po, dahil ito po ay naaayon sa gusto nating matutunan ng ating mga anak, ating mga mag-aaral, na magalang po at may kurtesiya po sa lahat. Kahit hindi po kayo sang-ayon sa nangyayari po, ay meron pa rin pong paggalang, at hindi po natin ginagamit ang mga lingwahe na hindi po kaya-aya. Although minsan po talaga hindi natin mapigilan na maglabas ng damdamin po na gumagamit po ng strong language po talaga. Pero meron pong kaparaanan para ilabas po ito na hindi nagre-resort po sa vulgar or profane language po. Bilang mga magulang, paano namin matutuon ang interes ng aming mga anak sa learning media sites tulad ng DepEd Commons at iba pa, sa kabila ng pagbibigay nila ng mas mahabang oras sa online games tulad ng ML or Mobile Legends siguro ito, o kahit sa ibang app tulad ng TikTok, etc. Bigyan niyo po ng limitasyon po kung ilang oras lang po yung pwede nila gawin yung kanilang mga recreational activities. Huwag po natin pigilan. Lalo na po yung paglalaro po, yung pagti-TikTok. Although, syempre po, ingatan din po natin ang ating data privacy. Pero ibang topic naman po yun, yung cybersecurity po. Ingatan po natin ang mga inilalabas po natin online. Lalo na po yung mga challenges po na yan. Sana po, pag-ingatan po natin ating mga anak, baka po maging biktima po sila ng physical o sexual na abuse po.
So, titingnan po natin at ang kanilang mga ginagawa online din po. Pero hindi po ito dapat maging dahilan para pigilan na po sila. Dito po siguro din na inilalabas ang kanilang creativity, ang kanilang imagination po. At bigyan po natin sila ng oras po. I-manage po natin ang kanilang oras dahil bilang magulang po, ito po ang isa nating tungkulin para gabayan po na paglaki po nila ay nagkakaroon na rin po sila ng sarili nilang consciousness na oy, masyado na akong matagal sa social media, dapat may oras lang ito, dapat ito lang ang oras na inilalaan para sa online recreational activities. Dahil hindi naman po ito mawawala eh, dapat meron po itong oras. Pero dapat nakikita nila na ito muna ang dapat matapos, yung pag-aaral, yung mga kailangan gawin bago itong mga recreational activities po na ito. So, maraming salamat po sa inyong oras po na may natutunan po kayo o may napulot po kayo sa aking presentation po ngayong araw na ito. At huwag po kayong magpatubili na magtanong po kahit hindi po sa akin, kahit po sa mga online personalities po na respectable po o yung mga binabasa po natin online, may mga credible sources naman po, matututo pa po tayo doon. Maging responsable sana tayong social media users po. Dahil sinabi ko nga po, ito na po yung bamboo era. Ito na po yung panahon na we will be flexible, we will be adaptable para mapagpatuloy natin ang ating pamumuhay na hindi po tayo mapipigilan ng anumang pandemya. Bagkus po ay pagpatuloy po natin ang pag-aaral, pagpatuloy po natin ang pagiging responsable online po. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya maraming salamat Ginoong Jonathan David Arcovilla para sa isang malamang pagtalakay sa isyu natin ngayon. Kaya naman, mga netizen, isipin mabuti bago mag-click, mag-like, mag-share, mag-post o mag-tweet ng inyong mga opinion. Tandaan mabuti, think before you click.